Matandang bahay at gusali ang nasalanta dahil sa magkakasunod na buhawing na itala sa ilang lugar sa China at Amerika. Sa lakas niyan, 8 ang patay kabilang ang 4 na buwang sanggol. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Nasa pulsa video ang malakas na buhawi o tornado sa Guangdong, China noong Sabado. Makikitang nagliliparan ng mga piraso ng bakal. Maya-maya pa, biglang nagliwanag ang lugar dahil pumutok na ang linya ng kuryente. Base sa ulat, higit 100 factory ang nasira, pero walang tinamaan na residential area. 5 naman ang nasawi at 33 ang sugatan. Buhawi rin ang sumalanta sa daan-daang bahay at gusali sa iba't ibang lugar sa Amerika nitong weekend. Hindi bababa sa 38 buhawi ang nalalasa sa Oklahoma kung saan 3 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol. Halos na demolish kasi ang buong lugar nang masira ang residential area roon. Ganyan din ang eksena sa Nebraska at Iowa. Sa lawak ng Pinsala, may ilang residente ang nawalan ng kuryente. Base sa ulat, nasira ang isang industrial building sa Nebraska Lancaster County kung saan may 70 ang nasa loob. Agad silang nailikas pero sugatan ng ilan sa kanila. Ayon sa National Weather Service, sunod-sunod na buhawi na ang nanalasa sa Nebraska, Iowa, Texas, Kansas at Oklahoma. Dahil daw yan sa masamang panahon sa Southern USA, 7 milyong residente ang apektado ng tornado warning habang 47 milyong iba pa ang apektado ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.